Good morning and what's up sa inyo mga viewers ko at sa aking lalong-lalo na sa aking mga subscribers ano. So pasensya na po kayo kung nawala ako ng matagal. So hindi ko na maalala kung kailan yung huling upload ko ng video kasi nawala kasi tong action camera ko. So na-misplace ko lang naman. Actually hindi ko kasi siya hinanap. Bigla na lang talaga siyang nagpakita. Diba? Kasi nga, sabi nga nila, kapag may nawala kang isang bagay, huwag mo nga hanapin. Kung alam mo naman na hindi mo naman yung nawala sa labas. Ako kasi alam kong nawala ko lang yun sa loob ng bahay lang. Na-misplace ko lang somewhere. Diba? Inside the house. So, hindi ko na siya hinanap. At ayun nga, kahapon lang, isang araw lang pala, nakita siya. No? Nasa kasulok-sulokan lang pala siya ng cabinet. Na may ibang mga bagay kasi na nakalagay kaya mahirap din siyang makita. So yun. So since nawala ako na matagal, syempre hindi ko naman kayo i-disappoint ngayon. Sisiguraduhin ko na meron tayong i-review ngayon. Araw na to. Alright. So ano nga ba yun? Mamaya makikita nyo. Pero ito ay about sa Mio M3. Alright. So, i-review lang naman natin siya, no? Kung ano ang kagandahan sa kanya. Pros and cons. Well, hindi ko alam kung may masasabi ako sa cons, no? So, nag-check na lang ako ng ibang mga review sa Facebook. Yung ibang mga issue ng entry, ganun. Or kung meron man kayong mga ideas about issue sa entry, pwede nyong i-comment down below. Sabihin nyo lang para magkaroon din naman ako ng idea. Kasi hindi naman sa akin tong motor na tong i-review ko. Actually, sa kuya ko to. So ayan guys, kung makikita nyo sa aking harapan, nandito na ang ating Mio i125 or ang tinatawag natin na M3. So, i-review ko na sa inyo no, kung ano ang kagandahan sa motor na to. Actually, wala pa naman ako ibang alam na cons dito dahil hindi nga naman kasi sa akin to. Oh, inuulit ko, hindi po sa akin to. Hiniram ko lang muna to sa kapatid ko para gawan ng review. Since hindi naman siya nagmo-moto vlog, kaya ako na lang ang nag-vlog about dito sa motor niya. So, okay. Umpisahan natin sa gulong. Medyo maliit lang, 90 by 80. Hindi naman siya ganun kalaki. May kita nyo na palitan na yung brake pad nya. Brake pad dito. So medyo gold na siya no, pugi. Palitan na yung ano nya, yung stock na ano, brake pad. So pasensya na guys no, medyo madumi yung motor. Hindi ata ito nalinis ng kapatid ko. Tapos yung headlight nya yan. Yung headlight niya guys, itong Mio i125 ay nakaano pa. Bulb pa lang siya, bulb. So pinalitan lang yan ng LED. Binilhan niya lang, pinalitan niya lang ng LED yan. No. Lahat yan bulb pa yan, pati yung signal light.
Tapos ito, yung shock niya sa likod. Okay naman yan. Ang kaibahan lang ng mga ano, ng mga automatic na motor kumpara sa manual. Pagdating sa shock, medyo lamang talaga yung mga manual na motor. Mas maganda yung shock ng mga manual na motor kumpara dito kasi siguro dahil na rin sa gulong niya ng mga automatic, 'di ba? Kumpara sa mga manual na motor, mas malalaki yung gulong nila kumpara dito. So siguro yun na rin yung nakakapagpadagdag, nakakatulong sa suspension nila para mas mapaganda. Pero siguro kung papalitan to ng dihangin, siguro mas gaganda pa yung suspension yan. Tapos ito pa, kaya meron siyang automatic stop kapag sinide stand mo siya. Automatic ihinto yung makina. Tapos yung kanyang ano, medyo maliit lang yung compartment niya. Actually, hindi kaya ng ano eh, ng half face na helmet. So maliit lang talaga yung ano niya, compartment. I don't think kakayanin kasi tinry ko na eh. Sinilip ko kanina, hindi naman siya ganun kalaki. Unlike sa Mio Soul i125 yun, malalaki yun, kasya yung half face na helmet. So ano pa ba kagandahan dito? No? Mabilis siya marangkada. Kaya lang, itong Mio i125 na to, itong M3 ay wala siyang S na tinatawag. Diba sa iba merong S? Wala tong S, kaya wala siya ditong stop and start system. Usually dito nakalagay yun eh. Yung stop and start system niya. Isi-switch mo lang yun sa on, isi-switch mo lang sa off. Pero ito wala. So tingnan nyo, yung odometer niya. 11,000 na. So ito yung mga panel, yung mga ano niya. Ayan. Yung mga switch. Switch. Start. Busina. Signal light. High low na ano, headlight. Tapos ano na rin to, domino na rin to. Pinalitan din niya. Galing. So mamaya itetest drive natin to. Kasi papakita ko sa inyo, no, kung ano ang kagandahan dito sa M3 compared to other automatic motorcycle. So ayan. Actually ito pala, no, napansin ko lang to. Binilihan niya lang to eh. Pinalitan niya lang to. Pero yung side mirror kasi na itong M3, doon lang tayo magkakatalo kasi ano lang siya, parang classic looks lang siya. Parang yung old school na ano, old school na side mirror, pa ganun lang, oh. Ayan, pa oblong. So ito, pinalitan niya yan, kaya naging ganyan yung itsura. Ayan, diba? Tapos yan, meron na rin siyang ano. Subukan natin tong i-on. Pag in-on mo siya, lalabas yung dalawang yan. Antay mo mawala tong dalawa. Ayan. So okay na, nawala na yung dalawa. Pwede mo na siyang i-start. Start natin. Ay, naano pala. Hindi ko pala napindot. Sorry, hindi ko pala napindot dito. Ayan. Pakita ko sa inyo, no, yung ilaw niya. Ayan, pinalitan na siya ng LED. Ay, tapos meron pala siyang ano. Meron pala siya ditong ano, eyeliner, naging kulay blue. Pinalitan niya pala ng blue. Ayos. Ay, hindi pala eyeliner to. Ano yan, park light. Ayan, ito ang park light niya pala. So, pinalitan niya ng blue. So, susubukan na natin to ngayon.
So ito nga pala yung tinatawag natin na entry. At ito pala oh guys, kagandang ano, ang maganda na yung ano niya. Yung gulong pinalitan ng Pirelli Angel. Angel scooter. Ayan. Pareho likod. Sarap likod. So suggestion ay ano ko lang sa inyo no. Payo ko lang sa mga may automatic na motor. Siguro kung magkakaroon kayo ng automatic na motor, mas maganda kung i-maintain nyo yung panggilid niya. Kasi dyan talaga yung pinaka-ano niya eh. Yan yung pinaka-buhay ng automatic na motor eh. Ang problema lang talaga sa automatic guys, kung bibili kayo ng automatic, sobrang gastos pagdating sa maintenance. Unlike sa mga manual, tamang ano lang papalitan nyo, change oil. Tapos i-maintain nyo lang yung kadena niya, lalagyan nyo lang every time na ano, siguro every 2 days lalagyan nyo ng ano ba, diba araw-araw nyo ginagamit, every 2 days lalagyan nyo ng ano ng langis, lalangisan nyo lang yung kadena niya para mas ma-maintain yung smoothness at hindi siya masyadong maging ano masira yung kanyang kadena. So let's go guys, i-mamaneho na natin ito ngayon, samahan nyo ako. So ito pa lang si M3 guys. Ay ano siya, FI, no? Siyempre usually sa mga motor ngayon, lumalabas puro FI na. Wala na, phase out na yung mga old school ngayon ng carb type. Lahat ngayon puro ano na, puro FI. So ito, kung makikita nyo sa panel, ayan, lumalabas yung eco mode nya. Kagaya rin naman sa mga ibang FI na motor, meron siyang eco mode indicator, which is yun yung yun nag-i-indicate sa kanya kung nakakatipid ka sa gasolina. Ayan. So eco mode, eco mode means fuel economy. Ayan. Nakakatipid sa gasolina. Pag sinagat mo to ng 60, ganun, lumagpas siya ng 60, mawawala yung eco. Ibig sabihin nun, kumukonsumo ka na talaga, mas kumukonsumo ka na ng malakas sa gas. Okay? Tapos, kung makikita nyo, ulit sa ating panel, meron tayo dito tinatawag na yung umiilaw kanina nung in-start ko. Ito, engine. Engine indicator. So yan, engine indicator. Kapag in-start nyo yung motor nyo at ito ay nag-blink at hindi namatay, di ba? Or namatay siya tas basta nag-blink, basta yun, nag-blink. Or hindi siya namamatay, yun nga. Ibig sabihin merong problema yung motor mo. It's either ano eh, kadalasan dyan putol yung speedometer cable mo, yun, ganun. Diba? So, sa performance naman tayo, performance. Okay. Performance, wala akong masabi, pagdating sa arangkada, yun nga. Kaya siguro ano, karamihan sa mga ano, mga babae, mas ano nila tong M3. Mas bet. Kasi yun nga, hindi ka mahirapan sa arangkada. Kasi 'di ba, ang mga babae pag nagpa-practice pa lang ng magmotor, ano yan eh, nahihirapan sila sa ano eh, yung may ano pa yung arangkada eh. May buwelo. Ito kasi wala. Pagka tinrotel mo, wala nang buwelo to. Direkta agad, andar ka agad. Direkta arangkada.
So yun nga, yung sinasabi ko about sa Mio Soul Eye. So kasi meron akong Mio Soul Eye. Meron akong Mio Soul Eye. Yung Mio Soul Eye na yun, yung ano niya, yung arangkada niya, ano pa, may buwelo pa. So hindi mo talaga siya maano, kailangan sanay ka talagang humawak ng motor. Unlike dito, onting piga mo lang talaga ng throttle niya. Ano ka agad. Di ba, pag piniga mo, ganun, under ka agad, under. Sa Mio Soul Eye kasi, pagka piga mo ng arangkada, ganyan siya, oh. Saka arangkadang ganun. So weird. Di ba? So, mas ano talaga to? Mas madaling nagagamay ng mga babae itong ganitong klaseng motor. Sporty, di ko alam, hindi ko ano kung di ko alam kung ganun din yun katulad nito. So yan o, try natin ha. Wait lang. Actually pag binigla mo yung ano niya, yung throttle niya, nawawala siya sa eco mode eh, kahit di pa siya 60. Ayan o, try natin. So eto, so check natin kung hanggang saan yung eco mode niya. So, napansin ko yung eco mode niya hanggang 55 lang, namamatay na. Not bad. Yung Mio Soul ko kasi hanggang 60 yun eh. Tsaka pag binigla mo to, yung throttle niya talaga namamatay agad yung eco niya. Kasi syempre, nabibigla yung gas niya, yung pagkonsumo, kaya ganun. Pero normal yung ganun, normal naman yun. Iba-iba naman ang motor. So, yun lang naman ang maire-review ko sa inyo ngayon. Braking system niya, wala akong problema. Handling niya, napakaganda. Handling. Handling. Handling, oh. Maganda yung handling niyo. Yan. Tulad lang din sa ibang motor na magaganda yung handling. Ganun din. Ang ganda ng handling nito. Oh. Sobrang smooth. Wala akong masay. Okay. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood nyo. Susunod na vlog ko ay ang ano naman, Mio Soul Eye 125. Yun ang sunod na vlog ko. Abangan nyo lang guys. Okay. Thank you for watching.